Hi guys! My name is Maynard Castro and welcome to Future IRT Hub. Sa channel na to, i-discuss natin yung mga topics about radiologic technology. Hello guys, so today, ang i-discuss naman sa inyong topic is about radiographic positioning. So madalas po kasi ay may nagtatanong sa akin, ano nga ba ang difference ng recumbent and decubitus? So iisahin-isahin po natin yung concept about sa kanila. So sa definition guys ni recumbent and decubitus, kung makikita nyo guys sa book, okay, so they are examples of general body position. Kasama nila lithotomy, seated, erect or upright position, Tendelenburg. Okay, so they're examples of general body position. Now, kung i-define po silang dalawa, actually magkaparehas lang sila. They are both lying down in any position. So sabi nga dyan, pwede silang maging ventral, dorsal, and lateral. So dapat nyo lang tandaan dyan guys, kapag dinedescribe nyo yung position ni recumbent at saka ni decubitus, kung ano po yung malapit sa table or sa IR, ayun po yung kanilang description. Okay? Pagdating sa position. Okay? So, example, when you say ventral, diba, anterior, then dorsal is posterior. Pag sinabing ventral recumbent, it means the anterior portion of the patient is closest to the IR or table. Pag sinabi namang dorsal, yung posterior portion naman po ni patient yung closest to the IR or table. So, ganun din po pagdating kay decubitus. When you say ventral decubitus, yung anterior portion po ni patient is malapit po sa IR at saka sa table. Then, ganun din po kapag dorsal. Malapit po yung likod ni patient doon sa IR at saka sa table. Now, kapag sinabi namang lateral, so dyan guys, papasok yung right and left. So, depende yan kung right lateral or left lateral. Okay, so kung right yung malapit sa table or IR, right lateral, recumbent position. Kapag naman pong left ang malapit sa IR or sa table, pwedeng tatawagin natin po siyang left lateral recumbent. So, ganun din po guys kay decubitus, depende kung right or left. Okay, so usually guys, kung mapansin nyo, magkapareha sila ng definition. So, ang pinagkaibig guys nila, okay, ito pong tube orientation. Kung mapapansin nyo guys, the X-ray tube po pagdating sa recumbent is naka-vertical or perpendicular to the patient. So, ayan po. Perpendicular siya sa patient, sa table, and sa floor. Ayan, nakalagay nga dyan guys, oh. Central ray is perpendicular to the floor. So, ito po yung central ray nyo. Okay? So, perpendicular siya kasi nag-form siya ng 90 degrees. Then, ganun din po sa floor. Tsaka sa table. Okay? So, 90 degrees. So, perpendicular. So, ito yung kaibahan po guys ni recumbent pagdating kay decubitus. Kasi, pagdating sa kanya, okay, ang X-ray tube naman po is horizontal. So, kung mapapansin nyo guys, ito po yung central ray. Okay? Kung kayong tatanungin yan guys, medyo guys nakatilt lang po yung picture, no? So medyo siya parang 3D ba? Okay, naka-rotate. Kaya, pero kung titingin nyo yan guys, if ito po yung central ray, ang orientation niya sa floor po is parallel. Okay, naka-parallel po yan sa floor. So actually ganun din po sa table, okay? Possible is naka-parallel din po siya sa table. So, ito po siya. Ito yung floor. Ayan. Naka-parallel po siya. So, hindi siya nag-form ng 90 degrees. Okay. So, bakit importante yung tube orientation pagdating sa recumbent at saka decubitus? Okay? Kasi, sa totoo lang, kung pansinin nyo guys sa position nila, parehas silang may ventral, dorsal, at saka lateral. Okay? Pero, tandaan nyo palagi guys, kaya importante yung tube orientation kasi yung projection na mapoproduce sa kada position nila is iba-iba po. Example, kung parehas mong pinosisyon yung pasyente mo sa decubitus, ventral decubitus, tsaka ventral recumbent, kahit parehas ventral yan, magkaiba po yung projection na mapoproduce. Okay, ganun din po. Okay, dorsal recumbent at tsaka dorsal decubitus, pinosisyon yung pasyente, magkaiba po yung projection na mapoproduce kasi nga po, iba yung tube orientation. Then, ganun din po kapag lateral. Okay? Pinosisyon may pasyente lang right lateral recumbent,
then right lateral decubitus, magkaiba rin po yung projection na mapoproduce. So, sa next slide po, iisa-isahin natin yan. So ito yung one difference po nila, no? So, yung tube orientation. Okay, ito po yung difference nila. And then, yung CR orientation po. So, and then, so ito guys, example po ng recommend position. Let's start with ventral. Okay, so when you say ventral, di ba anterior? Okay, so sa when you say, sabi ko nga sa inyo, pag i-describe yung position, kung ano po yung closest to the IR or the table. So kung mapapansin nyo po, the anterior portion of the patient is closest to the table. Wala lang IR. Okay, pero i-assume na lang natin na may IR, kaya nilagay ko dito. Okay, so sa ventral recumbent, kung mapapansin nyo guys, ito po yung X-ray tube. Okay, naka-vertical po siya. And then, unang papasok po yung central ray doon sa posterior ni patient. Okay, CR. Ngayon, pag tinanong kayo, anong nabubuong projection kapag naka-ventral recumbent position po yung pasyente? The answer is PA projection. Kasi una pong nag-entrance ang CR sa posterior, then lumabas po sa anterior. Okay, kaya siya PA projection. So, actually guys, ventral recumbent is pwede mo siya tawagin prone position kasi kung mapansin nyo po, naka-prone yung pasyente. Okay, prone position. Okay, and then next is, so tandaan, ventral recumbent, PA projection yung napoproduce. Next is dorsal. So dorsal, ang meaning is posterior ng pasyente. Okay, posterior. So mapapansin nyo guys, yung closest sa IR tsaka sa table is the posterior part ng pasyente. And then the central ray, okay, enters first doon sa anterior part ng pasyente and then exit doon sa posterior. Kaya kapag tinanong kayo diyan, anong projection yung napoproduce kay dorsal recumbent position? So the answer is AP projection. AP projection. So pwede mo siyang tawagin supine, no? So commonly known as anong supine po siya. Dorsal recumbent position is also known as supine position. Okay, kasi naka-supine naman talaga siya. Yan. So sa ventral PA, sa dorsal is AP projection. Next is, so ano pa yung isa, lateral. So sa lateral recumbent position, so pwede ang right and left. So ang example po dito sa picture is, ito po yung IR again and then the table. So ang closest po si sa table is the right side ng pasyente. So ang position po na yan is right lateral recumbent position. Okay, so ito po yung left side sa taas. Now, siyempre, pagdating po sa ano sa projection, okay, so kahit anong side po tumama diyan, kahit mauna yung left or mauna ang right yung enter ng central ray, okay? Ang tawag po natin diyan, 'di ba, is lateral projection. So kung mapapansin niyo guys, the entrance is the left side, left lateral side ng pasyente, and then the exit is the right lateral side of the patient. So that's lateral projection. Then anong position? Right lateral recumbent position. Okay, or right lateral. Then pag ni-reverse mo yan guys, ganun din po. Kahit left yung makadikit po sa patient sa table, okay, that's lateral projection. Ang kaibahan lang yan guys, kapag ang left side is nasa baba, then yung right side nasa taas. Okay, sa ang unang enter lang po ng CR is the right side. Then exit po is the left side. Pero ang tawag pa rin natin diyan is lateral projection. Pero anong position? Left lateral recumbent position yan. Okay, so that's lateral recumbent position. So sa ventral is PA, sa dorsal is AP, sa lateral recumbent position, that's lateral projection. Okay, then next. So decubitus naman. Sa decubitus naman guys, kung mapapansin nyo po, kung naalala nyo guys yung ventral recumbent, di ba PE. Okay, pagdating po kay ventral decubitus, magkaiba na po ang projection yan. Kasi sabi nga natin, when you say decubitus, naka-horizontal po sa pasyente. Okay, yung X-ray tube. Okay, and then naka-parallel sa floor. Now, ventral, so again, ventral is anterior. Okay, so saan po dyan yung anterior ng part ng pasyente? So ito po yung table. So kung mapansin nyo, ito yung anterior. So yung nakadikit sa table. Or IR, kung may IR dyan sa table. So siya yung nakadikit. Okay, or closest doon sa anterior portion ng pasyente. And then ito po yung posterior. Okay, kaya siya tinawag na ventral decubitus. Okay, so siya yung closest. Now,
Ang kaibahan niya kay recumbent malamang kasi 'di ba, yung horizontal yung orientation ng X-ray tube. Kaya pag tinanong ko, yung anong projection na mapuproduce diyan? So hindi po siya papasok sa posterior tsaka sa anterior part ng pasyente kasi nga po ang central ang X-ray tube niya sa gilid. So papasok po 'yan sa right. Okay, and then lalabas 'yan sa left side. Okay, kunyari nasa left side po yung IR nyo. So hindi po siya magiging AP or PA projection. So ang mapupundos po dyan na projection is lateral projection kasi po sa gilid dumaan po yung central ray. Okay, ganun din po kahit naman po yung IR is nasa right side. Okay, ganun din po yun. Kung IR is nasa right side, then papasok po sa left yung central ray, then lalabas sa right. So that's lateral projection pa rin, depende po kung right kung right side ba yan or left side din po yung ano yung orientation ng IR. Kahit anong side, parehas pong lateral projection ang kalalabasan. Okay, so ayun po yung kaibahan niya kay ventral recumbent. So next is dorsal decubitus. So ayan guys, pansinin niyo po dorsal, so yung posterior portion ng pasyente mo yung closest to the IR. Okay? So ito po yung anterior, ito po yung posterior. So yung dorsal part ng pasyente yung nakadikit sa table or sa IR if meron man. Okay? And then yung tube nyo po is nasa gilid. So hindi yan papasok sa anterior to posterior. So papasok po yan sa, so ang position, ang orientation man guys ng IR dito nasa right side ng pasyente. So ang entrance po dyan ng central ray is sa left side. Okay, so mauna siya sa left side ng pasyente, ito po yung left side, then lalabas po siya sa right side ng patient. So that's lateral projection pa rin. So both ventral and dorsal decubitus, ang resulting projection po is lateral projection. Okay, kahit saan mang side po nakalagay yung IR, right man or left. Okay, and then the last one po is the lateral decubitus. So again, when you say lateral decubitus, pwede yan right or left. Kung, depende po kung anong side na malapit sa IR or table. So dito po sa picture, kung mapansin po, ang malapit po sa table is the left side ng patient. So that's left lateral decubitus. Okay, so why decubitus? Naka-horizontal po yung X-ray tube. Now, kung ito po yung right side niya, okay, ito po yung left side niya, kung mapansin nyo guys, yung IR is nasa likod ng pasyente, nasa posterior part. Okay? Kanina po, sa ventral at saka sa dorsal, nasa lateral side ng patient yung IR. Okay? So, dito naman po ngayon, sa lateral decubitus, nasa likod. Now, saan papasok dyan yung ano, central ray? Malamang sa anterior part ng pasyente. Ito po yung anterior part. Then, ito po yung posterior part ni patient. So entrance sa anterior, lalabas sa posterior. So ang product mo diyan is AP projection kapag po yung IR is nasa likod. Pero kapag po ang X-ray tube is nandito sa side na to, and then yung IR is nasa kabilang side, nandito po sa side na to, nasa anterior portion ng pasyente. So PA projection po 'yun. Okay, so ayun guys yung kaibahan niya kay lateral recumbent, kasi sa lateral recumbent, right or left, ang nabubuong projection po is lateral projection. Okay? So, naapektuhan po ang projection because of tube orientation. Okay? So, clear po tayo doon. And then, so, ito po yung summary niyan. So, ayan, sa ventral, ang IR location is anterior. Dorsal is posterior. And then, sa lateral, pwedeng right and left side ang location ng IR. That's why, sa ventral po, mansinin nyo guys, is PA projection ang product. Pero sa ventral decubitus, ang product po is lateral. Okay? Kasi po, ang plaka dyan is nasa right or left side. At dyan, ang tubo is nasa horizontal. And then sa dorsal recumbent, so ang plaka is nasa likod. Okay? So AP yan. Then sa dorsal po, dorsal decubitus, ang plaka po is nasa right or left side. Kaya po, lateral protection. And then sa lateral recumbent, yung IR location po is nasa right or left side ni patient, kaya po ang projection is lateral. Pero pagdating po sa lateral decubitus,
Ang plaka po is nasa pwedeng anterior or posterior ng posterior part ng pasyente. Okay? Kapag po ang plaka sa lateral decubitus is nasa anterior portion ng pasyente, okay? So PA projection. Pag naman po nasa posterior portion ng pasyente, nasa AP projection po ang mag-produce. Okay? So ito po 'yan, no? So sa lateral, so ito posterior, ito yung IR. So that's AP projection. So ito yung anterior, ito yung posterior. Okay? So that's AP projection. So ayan po yung kaibahan ng recumbent sa decubitus. Saturday.